Inilipat na sa Department of Migrant Workers ang ilang agency ng Department of Labor and Employment at lahat ng Philippine Overseas Labor Offices. Ilulunsod naman sa susunod na linggo ang One Repatriation Command Center para sa mga OFW. Ayon ang balita si JP Soriano. Mayo noong isang taon, nang ipaalam kay Susan na natagpo ang patay ang kanyang asawang si Rian Romolino sa loob ng kanyang quarters sa Riyadh, Saudi Arabia. Halos magmakaawa na raw sila sa iba't ibang ahensya ng gobyerno. Maiuwi lang ang mister. Makalipas ang dalawang buwan, nai-repatriate din ang labi ng kanyang mister sa tulong ng Department of Foreign Affairs. Ang sakit-sakit. Tapos tinuturo-turo ka lang na hindi mo alam kung ituturo ka ba talaga nila sa tama na sa ganito. Sa isang araw kasi sir, ilan yung pinupuntahan namin eh. Babalik-balik kami. Ayaw nang maulit ng Department of Migrant Workers ang mga ganitong kaso, kaya binuo nila ang One Repatriation Command Center na ilulunsad sa isang linggo. Isa na lang ang dudulugan ng mga pamilya ng OFWs, yung para sa shipment of remains, para sa repatriation of stranded and or exploited OFWs. And kami na mismo ang tatawag sa mga pamilya. Isa lang daw ito sa mga gagawing pagbabago ng DMW na paglilipatan ng hindi bababa sa 6 na labor agencies na dating nasa ilalim ng Department of Labor and Employment o DOLE. Lahat din ng mga polo o yung Philippine Overseas Labor Offices sa iba't ibang panig ng mundo ay magiging bahagi ng DMW. Pero sa mga bansa o teritoryo na walang naka-assign na polo, ang DFA pa rin ang magbibigay ng paunang assistance gaya ng repatriation. Halimbawa raw dito ang Sri Lanka kung saan may political unrest ngayon. Sabi ng DMW, sa 700 na Pilipinong naroon, nasa 150 na Pilipino ang nagpaabot ng intensyong ma-repatriate na. Habang nasa transition period ang departamento, iniutos ni Pangulong Bongbong Marcos na hindi dapat maantala ang serbisyo para sa lahat ng OFW. Sa ngayon, hindi pa kasama sa 2022 national budget ng Pilipinas ang budget para sa DMW. Ayon kay Ople, manggagaling muna sa mga attached labor agency ang pondo na kakailanganin para magawa ang mga kailangan ng DMW. Ito ang unang balita, JP Soriano, buong puso para sa Pilipino. Kapuso, mauna ka sa mga balita. Panoorin ang unang balita sa Unang Hirit at iba pang award-winning newscasts sa youtube.com/GMA News. I-click lang ang subscribe button. Sa mga kapuso abroad, maaari kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.